my God. I hate 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. Babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito. Sus, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. As president, no. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. 3 to 6 months. Meron akong bakuna. Magtiis lang kayo ng kunti. Ay, December, we would be back to normal. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Duterte forever? Yan daw ang balak ng Duterte administration matapos ibalitang pinapatakbo siyang vice president sa 2022. Masamang biro ang tawag dito ng oposisyon. Ika nga ng grupong isang bayan, isang pangungutya pa sa konstitusyon. Ipinagbabawal kasi ang political dynasty sa konstitusyon, mga Mars. At saka, hindi ba ito early campaigning habang nasa puder? What's more, kasabay ng mga the moves na yan, ang pagratsyada ng charter change o chacha sa Kongreso. Naamoy niyo yun? Amoy term extension na? Ika nga ng makabayan block, lumang taktika na yan. Tuwing matatapos ang termino ng isang administration, laging may pagtulak sa chacha kung saan pwedeng magsingit ng mga probisyong politikal at makapanatili pa sa pwesto. Pero hindi lang ang posibleng pagsingit ng probisyon sa term extension ang ikinababahala sa ipinasang Resolution of Both Houses 2 o RBH2. Gaya ng mga dating chacha, target nitong baguhin ang mga probisyon sa konstitusyon na nagpoprotekta sa ating ekonomiya para ibukas ito ng bonggang-bongga sa mga dayuhan. Sa ngayon kasi, mga Mars, ipinagbabawal ang dayuhang pagmamay-ari sa public utilities, educational institutions, at media companies. Pero kung luluwagan ang restrictions na ito, makakatulong daw ang mga papasok na foreign investments para makabangon tayo sa pandemya. Totoo ka ba? Ginamit na namang excuse ang pandemya. E 1990s pa lang gusto nyo nang baguhin ang saligang batas eh. Baby pa ako nun. Dapat daw kundinahin ang chacha at ang pag-aproba dito ng Kongreso na tila sumusunod lang sa Malacanang. Pakinggan natin si Bayan Muna Representative Carlos Zarate, isa sa mga bumoto ng no sa RBH2. Bagamat nilalako nila ito na economic provisions lamang ang gustong baguhin sa ating saligang batas, ay hindi natin pwedeng maliitin ito. Tuloy-tuloy natin itong lalabanan, no? Kahit na darating na ito sa Senado, pwede tayong maisahan kung hindi natin babantayan ang mga pagkilos ngayon ng kasalukuyang administrasyon para manatili ito sa kapangyarihan, no? Dagdag ng mga nasa oposisyon, nakakabahala na pera ng taong bayan ang ginagamit para sa chacha, early campaigning, loyalty checks at iba pang pakana para manatili si Pangulong Duterte sa puesto beyond 2022. Political dynasty, ang anak ay presidente, ang tatay ay vice. Tapatigilan na natin ito, tigilan na natin ang pamamahala ng isang pamilya sa ating bayan. Ayon sa oposisyon, kung manalong vice president si Duterte sa 2022, tiyak na siya pa rin ang may control sa gobyerno. Goodbye na raw sa pananagutan ng Duterte administration sa mga kasong ibinabato rito, gaya ng extrajudicial killings, human rights violations, issue ng West Philippine Sea, pangangayupapa sa China at iba pa. El gusto niyang protektahan ang sarili niya dahil alam niya marami magdidemanda sa kanya pag wala na siya sa pwesto dahil sa mga kasalanan ginawa niya sa tao. Kapag siya ay nariyan at ang kanyang anak ay nariyan, ay walang mangyayari sa mga kasalanan ginawa niya sa bayan, paaaring makalimutan na
o maaaring hindi gawa ng tinatawag nating katarungan. Ayon sa oposisyon, tutol sila sa pananatili pa sa puwesto ni Pangulong Duterte dahil sa track record nito sa inutil na paggugobyerno, sa palpak na pagtugon sa pandemya, korupsyon at matinding kahirapan. Itong maraming mga problema natin ngayon na dulot ng palpak na liderato ni Duterte, ito yung gusto nating wakasan. At hindi tayo makaka-move on at hindi tayo mauunlad bilang isang bansa hanggang nandyan ang sagda ng hindi magandang pamamahala ng administrasyon ni Duterte. Sabi niyo, sawa na kayo. Sa mga leader na inutil at walang kwenta. Sa mga pangako na nauwi na lang sa patawa. Yung bang lahat ng pangako nila ginagawa na lang joke? Isang taon na lang, eleksyon na naman sa May 9. Kapag hindi bumoto ang mga bata at may paninindigan, babalik at babalik din ang mga kawatan. Magparehistro at manindigan. Boto mo ang magbabago sa bayan mo. Sabi niyo, sawa na kayo. Sa mga leader na inutil at walang kwenta. Sa mga pangako na nauwi na lang sa patawa. Yung bang lahat ng pangako nila ginagawa na lang joke? Isang taon na lang, eleksyon na naman sa May 9.
Kapag hindi bumoto ang mga bata at may panindigan, babalik at babalik din ang mga kawatan. Magparehistro at manindigan. Boto mo ang magbabago sa bayan mo. Forever? Yan daw ang balak ng Duterte administration matapos ibalitang pinapatakbo siyang vice president sa 2022. Masamang biro ang tawag dito ng oposisyon. Ika nga ng grupong isang bayan, isang pangungutya pa sa konstitusyon. Ipinagbabawal kasi ang political dynasty sa konstitusyon, mga Mars. At saka, hindi ba ito early campaigning habang nasa puder? What's more, kasabay ng mga the moves na yan, ang pagratsyada ng charter change o chacha sa Kongreso. Naamoy niyo yun? Amoy term extension na? Ika nga ng makabayan block, lumang taktika na yan. Tuwing matatapos ang termino ng isang administration, laging may pagtulak sa chacha kung saan pwedeng magsingit ng mga probisyong politikal at makapanatili pa sa pwesto. Pero hindi lang ang posibleng pagsingit ng provision sa term extension ang ikinababahala sa ipinasang Resolution of Both Houses 2 o RBH2. Gaya ng mga dating chacha, target nitong baguhin ang mga provision sa konstitusyon na nagpoprotekta sa ating ekonomiya para ibukas ito ng bonggang-bongga sa mga dayuhan. Sa ngayon kasi, mga Mars, ipinagbabawal ang dayuhang pagmamay-ari sa public utilities, educational institutions, at media companies. Pero kung luluwagan ang restrictions na ito, makakatulong daw ang mga papasok na foreign investments para makabangon tayo sa pandemya. Totoo ka ba? Ginamit na namang excuse ang pandemya. E 1990s pa lang gusto nyo nang baguhin ang saligang batas eh. Baby pa ako noon. Dapat daw kundinahin ng chacha at ang pag-aproba dito ng Kongreso na tila sumusunod lang sa Malacanang. Pakinggan natin si Bayan Muna Representative Carlos Zarate, isa sa mga bumoto ng no sa RBH2. Bagamat nilalako nila ito na economic provisions lamang ang gustong baguhin sa ating saligang batas, hindi natin pwedeng maliitin ito. Tuloy-tuloy natin itong lalabanan, no? Kahit na darating na ito sa Senado, pwede tayong maisahan kung hindi natin babantayan ang mga pagkilos ngayon ng kasalukuyang administrasyon para manatili ito sa kapangyarihan. No? Dagdag ng mga nasa oposisyon, nakakabahala na pera ng taong bayan ang ginagamit para sa chacha, early campaigning, loyalty checks at iba pang pakana para manatili si Pangulong Duterte sa puesto beyond 2022. Political dynasty, ang anak ay presidente, ang tatay ay bise. Tapatigilan na natin ito, tigilan na natin ang pamamahala ng isang pamilya sa ating bayan. Ayon sa oposisyon, kung manalong Vice President si Duterte sa 2022, tiyak na siya pa rin ang may control sa gobyerno. Goodbye na raw sa pananagutan ng Duterte administration sa mga kasong ibinabato rito, gaya ng extrajudicial killings, human rights violations, issue ng West Philippine Sea, pangangayupapa sa China at iba pa. Gusto niyang protektahan ang sarili niya dahil alam niya marami magdidemanda sa kanya pag wala na siya sa pwesto dahil sa mga kasalanan ginawa niya sa tao. Kapag siya ay nariyan at ang kanyang anak ay nariyan, ay walang mangyayari sa mga kasalanan ginawa niya sa bayan, maaaring makalimutan na o maaaring hindi gawan ng tinatawag nating katarungan. Ayon sa oposisyon, tutol sila sa pananatili pa sa puesto ni Pangulong Duterte dahil sa track record nito sa inutil na paggugobyerno, sa palpak na pagtugon sa pandemya, korupsyon at matinding kahirapan. Itong maraming mga problema natin ngayon na dulot ng palpak na liderato ni Duterte, ito yung gusto nating bukasan. At hindi tayo makaka-move on at hindi tayo mauunlad bilang isang bansa hanggang nandyan ang sagda ng hindi magandang pamamahala ng administrasyon ni Duterte.
My God, I hate shoot drugs. Them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. Banggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito. Sus, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Meron na hong bakuna. Magtiis lang kayo ng kunti. Ay, December, we would be back to normal. 3 to 6 months. My God, I hate shoot them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. Banggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito. Sus, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. 3 to 6 months. Meron na hong bakuna. Magtiis lang kayo ng kunti. Ay, December, we would be back to normal. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Duterte forever? Yan daw ang balak ng Duterte administration matapos ibalitang pinapatakbo siyang vice president sa 2022. Masamang biro ang tawag dito ng oposisyon. Ika nga ng grupong isang bayan, isang pangungutya pa sa konstitusyon. Ipinagbabawal kasi ang political dynasty sa konstitusyon, mga Mars. At saka, hindi ba ito early campaigning habang nasa poder? What's more, kasabay ng mga the moves na yan ang pagratsyada ng charter change o chacha sa Kongreso. Naamoy niyo yun? Amoy term extension na? Ika nga ng makabayan block, lumang taktika na yan. Tuwing matatapos ang termino ng isang administration, laging may pagtulak sa chacha kung saan pwedeng magsingit ng mga probisyong politikal at makapanatili pa sa pwesto. Pero hindi lang ang posibleng pagsingit ng probisyon sa term extension ang ikinababahala sa ipinasang Resolution of Both Houses 2 o RBH2. Gaya ng mga dating chacha, target nitong baguhin ang mga probisyon sa konstitusyon na nagpoprotekta sa ating ekonomiya para ibukas ito ng bonggang-bongga sa mga dayuhan.
Sa ngayon kasi, mga Mars, ipinagbabawal ang dayuhang pagmamay-ari sa public utilities, educational institutions, at media companies. Pero kung luluwagan ang restrictions na ito, makakatulong daw ang mga papasok na foreign investments para makabangon tayo sa pandemya. Totoo ka ba? Ginamit na ng mga excuse ang pandemya. E 1990s pa lang gusto nyo nang baguhin ang saligang batas eh. Baby pa ako nun. Dapat daw kundinahin ang tsa-tsa at ang pag-aproba dito ng Kongreso na tila sumusunod lang sa Malacanang. Pakinggan natin si Bayan Muna Representative Carlos Zarate, isa sa mga bumoto ng no sa RBH2. Bagamat nilalako nila ito na economic provisions lamang ang gustong baguhin sa ating saligang batas, hindi natin pwedeng maliitin ito. Tuloy-tuloy natin itong lalabanan, no? Kahit na darating na ito sa Senado, pwede tayong maisahan kung hindi natin babantayan ang mga pagkilos ngayon ng kasalukuyang administrasyon para manatili ito sa kapangyarihan. No? Dagdag ng mga nasa oposisyon, nakakabahala na pera ng taong bayan ang ginagamit para sa tsa-tsa, early campaigning, loyalty checks at iba pang pakana para manatili si Pangulong Duterte sa puesto beyond 2022. Political dynasty, ang anak ay presidente, ang tatay ay bise. Dapat tigilan na natin ito, tigilan na natin ang pamamahala ng isang pamilya sa ating bayan. Ayon sa oposisyon, kung manalong Vice President si Duterte sa 2022, tiyak na siya pa rin ang may control sa gobyerno. Goodbye na raw sa pananagutan ng Duterte administration sa mga kasong ibinabato rito, gaya ng extrajudicial killings, human rights violations, issue ng West Philippine Sea, pangangayupapa sa China at iba pa. Well, gusto niyang protektahan ang sarili niya dahil alam niya maraming magdidemanda sa kanya pag wala na siya sa pwesto dahil sa mga kasalanang ginawa niya sa tao. Kapag siya ay nariyan at ang kanyang anak ay nariyan, ay walang mangyayari sa mga kasalanang ginawa niya sa bayan. Paaring makalimutan na o maaaring hindi gawan ng tinatawag nating katarungan. Ayon sa oposisyon, tutol sila sa pananatili pa sa puesto ni Pangulong Duterte dahil sa track record nito sa inutil na paggugobyerno, sa palpak na pagtugon sa pandemya, korupsyon at matinding kahirapan. Itong maraming mga problema natin ngayon na dulot ng palpak na liderato ni Duterte, ito yung gusto nating wakasan. At hindi tayo makaka-move on at hindi tayo mauunlad bilang isang bansa hanggang nandyan ang sagka ng hindi magandang pamamahala ng administrasyon ni Duterte. Sabi niyo, sama na kayo. Sa mga leader na inutil at walang pwesta. Sa mga pangako na nauwi na lang sa patawa. Yung bang lahat ng pangako nila ginagawa na lang joke? Isang taon na lang, eleksyon na naman sa May 9. Kapag hindi bumoto ang mga bata at may paninindigan, babalik at babalik din ang mga kawatan. Magparehistro at manindigan. Boto mo ang magbabago sa bayan mo. Magandang hapon po. Pagbati sa ating mga kababayan na nakikinig, na nanonood sa ating online forum. Ako po si Mong Palatino ng Movement Against Tyranny sa Metro Manila. Napapanood niyo po ito live sa Facebook page ng Movement Against Tyranny. Binabati rin po natin ang ating mga kababayan na manonood ng ating recording mamaya. Ito po ay online forum na may pamagat na, "Oh no, you don't," on the plan of President Duterte's vice presidential bid. Layunin po ng ating forum na ito na sagutin ang mga susing tanong na ito. Una, ipinagbabawal ba ito sa ating konstitusyon?
Pangalawa, ano ang implikasyon nito para sa halalang 2022? Pangatlo, ano ang epekto nito sa ating politika, kultura at pamamahala sa bansa? At ang pinakamahalaga, ano ang ating tugon bilang mamamayan? Para tulungan po tayong sagutin ang mga tanong na ito, meron po tayong mga invited speakers para sa hapong ito. Narito po si Attorney Howard Calleja para sa Legal and Constitutional Prohibition for Duterte's candidacy as Vice President. Susunod po si Attorney Lutgardo Barbo on the impact on party politics and elections. Pangatlo, si Attorney Mike Yusinko on the impact on political systems, governance, and culture. At pang-apat, the people's response mula kay Heather Andres. Para po sa inyong mga tanong, pwede po yan i-paste dito sa ating, pwede isulat sa ating comment section sa Facebook. At sa mga na dito sa Zoom, pwede pong ilagay yan sa ating chat box. Para po magbigay ng kanyang welcome remarks, tinatawagan po natin si Senator Leila De Lima at ang magbabasa po ng kanyang mensahe ay mula sa kanyang opisina, si Attorney Philip Sawal. Attorney Philip? Maraming salamat. Yes, maraming salamat, Kong Mong. Pagbati po ng magandang hapon at pakikisa sa inyong lahat, sa mga organizers at sa lahat po ng naritong participants sa ating napaka-importanting webinar. Ngayong araw ay Victory Day sa West Philippine Sea dito sa ating bansa at talagang akmang-akma at napapanahon itong ating topic ngayon dahil tiyak na masasagot natin after this forum. Sino ba ang hindi nagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea? Babasahin ko po ang dalawang dispatches ni Senator Leila De Lima ukol sa topic natin ngayong hapon. Merong pangatlong dispatch na ilalabas si Sen. Leila bukas. Yun po ang impormasyon na nakalap ko. But let me read to you and share with you ito pong unang dalawang dispatches ni Sen. Leila. Nasabi po niya dito sa dispatch 1,087, mahigit na pong 1,000 ang nasulat ni Sen. Leila, handwritten dispatches noong July 2, 2021. And I quote, "Mr. President, the VP is an accountable public servant who cannot hide behind the immunity from suit and whose main purpose for existing is to be an able leader when the president is not. Also, the best kind of VP is one who makes the most out of the modest power and authority she has. Para sa kapakanan ng mga Pilipino, with you, it's the opposite. So much power, yet so little to show for sa pagprotekta ng interes ng mga Pilipino. Let's be real. 0 out of 4 ang compatibility rating nyo ng VP post. So bago ang lahat, ilabas mo muna ang SALN at ang health records mo. I-submit muna sa ICC ang EJK or drug war records ng administrasyon mo. At higit sa lahat, ilabas mo ang pondo ng bayanihan to." Yan po ang first dispatch ni Sen. Leila. Ito po ang pangalawang dispatch. "For Duterte, becoming VP means another free pass at making fun of public office while not accomplishing anything substantial at all. But more than that, it is really for another 6 years of being an official who, although not immune, can only be removed by impeachment. He thinks he can escape the ICC and accountability for his crimes against humanity by becoming a VP this time. Fat chance. The ICC does not recognize either immunity or impeachability in going after criminals. Each jurisdiction is comprehensive in that way. So if impeachability does not protect Duterte from the ICC, why still bother to even become VP? He is going to be arrested and dragged in chains to The Hague anyway." Tapos, ito po naman ang tweet ni Sen. Leila, "At China-backed Go Duterte tandem has been their plan all along. Kunwari nagpapakipot pa. Sa tingin ba nila, makalulusot sila sa mga pananagutan? No way. Pagkatapos mong tawaging estupido ang 16 milyong Pilipino
na umasa sa mga pangako mo noon, tapos niloko mo lang, tatakbo ka pang VP, subukan mo para sampalin ka ng realidad na natauhan na ang mga Pilipino at sa kangkungan kanila iiitsa. End of quote. Yan po ang dalawang tweets at dalawang dispatches ni Sen. Laila on the topic that we're discussing this afternoon. Maraming maraming salamat po at hangad po namin ang makabuluhang diskusyon at pagliliwanag sa isyong ito. Maraming maraming pong salamat sa inyong imbitasyon. On behalf of Sen. Laila, magandang hapon po muli. Maraming salamat, Attorney Philip. Napakalino po at napakamatapang na mensahe mula kay Senator Leila De Lima. Kahit nakakulong, lumalaban pa rin. At napakalinaw ng kanyang mensahe at hamon na rin sa ating Pangulo. Para po sa ating susunod na tagapagsalita, para po ipaliwanag kung ano ang epekto ng o implikasyon ng pagtakbo ni President Duterte as Vice President sa ating political party system at sa politika ng ating bansa, ang susunod natin magsasalita ay si Attorney Lutgardo Barbo. He is currently the Vice President of for Visayas of PDP Laban. He was Provincial Governor of Eastern Samar for 3 terms. Naging Senate Secretary din po siya and Clerk of Court during the impeachment trial of former President Estrada at former President of Philippine Normal University. Si Attorney Barbo rin po ay miyembro ng CELDA o ex-detainees organization na ang ibig sabihin ay samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at para sa amnestia. And he was one of the original claimants in the Marcos Estate case at Honolulu, Hawaii. Attorney Barbo, this week po mukhang mayroong national convention ng PDP Laban kaya inaabangan ito ng marami at tiyak meron po kayong maraming pagtingin dito at paliwanag sa publiko kung ano ang implikasyon ng pagtakbo ni President Duterte bilang Vice President. Nasa inyo na po ang floor para magsalita. Attorney, nakamute po kayo. Pwede niyo po yan mute. Ngayon, can you hear me? Okay na po. Okay. President Duterte is running for Vice President and choosing his own presidential candidate is politically deviant. If he finally chooses daughter Sarah as his stand-in, he reminds us of his local partisan moorings or anchorage in Davao City, where he was at one time the vice mayor of Mayor Sara Duterte, his daughter. If he chooses Senator Bongo as his de facto president, assuming they both win, Duterte will violate the legal maxim. What is not allowed directly is not allowed indirectly. I will repeat that. What is not allowed directly is not allowed indirectly. Since Duterte cannot be allowed to run anymore for president as a matter of election, he might ask Bongo or Sara to run with him in tandem. Whoever his partner is, and assuming they both win, Duterte can be president again. That's the sad fact. Now, PDP Laban is not your normal, traditional, conventional, usual political party. And PDP Laban, by the way, does not stand for Pimentel, Duterte, Pacquiao. PDP Laban
I will repeat that PDP does not stand for Pimentel, Duterte, Pacquiao. PDP Laban is a political party that will outlive, or in fact, outgrow political personalities. And that is why we are saying that the principles and the ideals of PDP Laban are much bigger than our own personal ambitions, or much larger than our political ambitions. So PDP Laban, we all know, will outlive us, and that is why we believe in the lofty ideals of PDP Laban. Now, PDP Laban stands for Partido Democratico Filipino. Article 2, Section 1 of its constitution talks of principles like theism, which is love of God, or respect for your religion. And therefore, it is wrong to say your God is stupid. My God is not stupid. Humanism stands for respect for human rights and the dignity of the human being. To me, that is wrong for the president to be saying, police and military, I give you the directive, shoot to kill. In other words, the shoot to kill order ay parang bukang bibig na ng presidente. I think that is wrong. Enlightened nationalism, sinabi kanina ni Senator Laila na ito pala ay ngayon ay anniversary ng pagkapanalo natin ng West Philippine Sea. Kung meron tayong enlightened nationalism, we have to pursue what we want at the United Nations Permanent Arbitral Tribunal. Democratic socialism, sinasabi namin na dapat ang mga Pilipino ay bigyan ng pagkakataon at oportunidad na umunlad. Hindi lang yung mga sarili, yung self-aggrandizement. Hindi lang yung mga anak, yung congressman na anak ni President, yung mayor na anak ni President, yung vice mayor na anak ng President, at saka si President mismo. It should be the Filipino people, after all. Sovereignty resides in the Filipino people. At saka, ang palagi naming sinasabi sa PDP Laban ay dapat meron sinasabing tikat, participatory, consultative, accountability, at saka transparency. Ang presidente natin should lead the way, kasi ang mga kaming mga pipitsugin na government officials, nire-require kami na magpakita ng salin that is required by law. Now, the president is not above the law, much less is he the law. He should therefore comply with the requirements of the law. Natatandaan ko noong Senate Secretary ako, panahon ni Senator Nene Pimentel at saka Senate President Coco Pimentel. As Senate Secretary, I was the custodian of the salin ng mga senador. And any accredited newspaper or newspaperman who would want to get hold of the salin of the senators, ibinibigay ko sa kanila, because not only was I allowed by the senators themselves, I have the obligation under the law to provide that. Ngayon,
Now, let me say that I think the president is bringing down national politics to his level of rural partisan strategies and tactics that consists of boodle-boodle political campaign and promising heaven and earth, mostly heaven, tapos hindi naman tinutupad. I will always remember, because I was the campaign manager of the president, being the vice president of PDP Laban, in summer, I was campaigning with him, and he would always say, give me 3 months to 6 months, and I will stop corruption and illegal drugs. And dinagdagan niya pa, I will ride on a jet ski to the West Philippine Sea to plant the Philippine flag. Eh kami naman, lalo na kaming nasa stage, palakpakan na palakpakan, like we were joyful chimpanzees, because ito yan ang sinasabi naman, ito yung may bayag na presidente. Palakpakan kami na palakpakan, yung pala sasabihan lang kami na mga estupido kayo at mga bobo, bakit kayo naniwala sa akin? Lalo na yung pagpunta ko sa West Philippine Sea, hindi naman ako marunong lumangoy. Now, I think this is a language that is totally unpresidential or even vice presidential. And I think we have given him so much. We have given him 6 years, and I think 6 years should be enough. Another 6 years as vice president is just too much. And I have a feeling this problem in the PDP Laban was orchestrated not only by Al Cusi and his help, but I know that the president knew all along, because siguro akala niya ma-resolve niya ito, because he being the president can always say enough is enough. Makinig kayo sa akin, I am the president, I am the chairman of PDP Laban. But even being the chairman of the PDP Laban does not give you the license to dictate on us, because ang PDP Laban is such an alternative political party that we are allowed to question some wrong movements of our officials. And that is why we are, in fact, required to do that. I will always remember Nene Pimentel, who said, you should always speak out. Do not wait until it is too late. Thank you very much. Maraming salamat po, Attorney Barbo. Marami po siyang sinabi at mga paglilinaw. Para po sa clarification ng marami, ang PDP pala, hindi ibig sabihin yan, Pimentel, Duterte, Pacquiao. Maganda yung paliwanag ni Attorney. Nagbigay siya ng historical background tungkol sa PDP Laban. At ang kanyang paalala that the president is not above the law, yes, nor Mon. He is the law. Kaya... Mon. Yes, ano po yan? Para po sa ating susunod na tagapagsalita, napakinggan po natin mula kay Attorney Barbo yung epekto o implikasyon ng pagtakbo ni President Duterte bilang Vice President sa ating political party system. Ngayon naman po, para ipaliwanag kung ano ang epekto nito sa pamamahala at sa kultura ng ating bayan sa politika, ang magsasalita po ay si Attorney Michael Henry Yusinko. He is the Senior Research Fellow at the Ateneo School of Government and a lecturer at the University of Law, School of Law and Governance of the University of Asia and the Pacific. He finished his Bachelor of Arts in Philosophy from Ateneo de Manila and Bachelor of Laws from Arellano University of School of Law
He also obtained his master's degree in law and development from the University of Melbourne Law School. Attorney Mike, ayun na po. Maraming salamat, Mon. And a pleasant afternoon to all. Can you hear me? Apo, Attorney Mike. Malinaw. Okay, nice. Again, so a pleasant afternoon to everyone in this webinar. And a pleasant afternoon to my fellow panelists, to Ms. Heather Andres, and also to my old friend, Governor Barbo. Kamusta po? And I think this, the common view about the issue of whether an incumbent president can run for VP at the end of his term, I think many view this as a question or a constitutional question that is for the Supreme Court to resolve. I propose, however, that even before this constitutional question is brought to the Supreme Court, all Filipinos, all of us, should tackle this question head on. Okay? And that's why I'm very thankful to the organizers of this webinar, because we have now the opportunity to discuss this very important constitutional matter. So remember that the 1987 Constitution is the framework of our democratic constitutional order, right? Which includes how we govern ourselves, how we treat one another, and how we preserve the country for future generations of Filipinos. Okay? Let us also remember that our adherence to constitutional principles and prescriptions shape the quality of our democratic constitutional order. Strong adherence to constitutional principles and prescriptions leads to a vibrant and stable democracy. Okay? It also leads to strong and robust state institutions, which results to good government. Now, imagine if every one of us here in this webinar, and most especially government officials, if we internalize the constitutional tenet that public office is a public trust, then most likely the Philippines will never be perceived as one of the most corrupt countries in the world. Okay? Now, weak adherence to constitutional principles and prescriptions goes exactly the opposite way, okay? Weak adherence results to weak or dysfunctional democracy, usually characterized by the domination of a select few in the polity. Weak adherence also leads to weak and compromised state institutions, which always result to bad government. So the question of whether we should allow an incumbent president to run for VP at the end of his term is actually about the strength of our adherence to the 1987 Constitution. Okay? How we answer that question directly goes to how we value our national charter. Do we value the 1987 Constitution as an existential guide that demands from us to internalize the principles and prescriptions contained therein? Or do we treat the National Charter as a mere scrap of paper that we can dispose of or set aside
whenever it is convenient for us. Okay? Now, we all know, this is not new to us, that the 1987 Constitution abhors authoritarian rule. We know that. Hindi na, that's not, there's no disagreement there anymore. Okay? Because it abhors authoritarian rule, our charter has confined the presidential term to a single 6-year period. Okay? Again, that is no longer disputed. Right? So, if, okay, imagine now, if we allow an incumbent president to run for VP, and then that person wins, okay? So he becomes VP, or she becomes VP. It's a theoretical question to. And then after the SONA, the president or the office of the president becomes vacant for whatever reason. So that VP, who was the former president, by rule now, assumes the office. So what's the end scenario? The end scenario is that VP, the former president, assumes the office of president, and therefore that person, that single individual, will now serve as president for more than 6 years, for more than one term. In fact, that person will serve for 12 years, right? Kasi two successive terms. So 6 plus 6, 12. Now that scenario is precisely what is abhorred and proscribed by the 1987 Constitution. Okay? That scenario where one person will be president for two successive terms. Now, you can disagree with me or not, but for me, when a single person serves as president for more than 6 years or for 12 years, that to me means one man rule. Dictatorship. That to me means dictatorship, authoritarian rule. Okay? Now we can debate about that, but that is, for me, evidence of authoritarian rule. Now, we know from our experience of the Marcos dictatorship that that person, that single individual who holds power and his cohorts, because of their lust for power, they will repress political rights and civil liberties because that is the only way for them to keep their firm hold on political power. And I should say also economic power. So imagine this. Imagine your grandkids living under that environment of extreme strife, of uncertainty, of violence. Right? Do we want our grandchildren, do we want our children to live under that kind of an environment? Because allowing an incumbent president to run for VP is essentially risking the country to return to where we were around 1971, before martial law, right? It's essentially risking a return to that period before martial law. Allowing the incumbent president to run for VP is gambling with everything that we have gained as a democracy under the 1987 Constitution. That's the bottom line. But please don't get me wrong. I'm not saying that we are a perfect democracy under the 1987 Constitution. Far from it.
But at least you will agree with me. Unlike in the Marcos dictatorship years, under the 1987 Constitution, we have the power, we the people have the power and the opportunity to improve our democracy, right? To improve our state institutions. Well, in fact, we have been doing that for the past 33 years. Okay? Medyo urong sulong, but we know that we are deepening, we are consolidating our democracy, hard-won democracy. Now, what's the best evidence of that? The best evidence of that is the fact that we have accomplished a democratic transition of one presidential administration to another with a minor interruption, with a minor interruption in 2001 to 2010, right? But by and large, okay, since 1987, we have accomplished a democratic transition from one presidential administration to another, from President Cory to FVR, from FVR to ERAP, and then the interruption from President GMA to President Pinoy, and then from President Pinoy to President Duterte. So it really makes sense for us, right, not to allow an incumbent president to run for VP at the end of his term, right? Because we do not want to return to the dark and horrible days of authoritarian rule, right? We do not want to risk the future of our children, of our grandchildren, right? It does not make sense for us if we allow or we if we open the door to another dictatorship. In fact, the future of our children, the future of our grandchildren is better served if we, okay, Filipinos of any color, of any persuasion, if we dedicate more effort to internalizing the principles and prescriptions of the 1987 Constitution, instead of devising ways to undermine it. So I end my presentation with that, and I'm happy to answer questions at the Q&A portion if there are any for me. Thank you very much. Maraming salamat, Attorney Mike. At tama po, pwede pong mag-post ng questions yung mga nasa Zoom webinar po. Doon po sa Q&A box, doon po natin ilagay ang ating mga questions. Napakahalaga po ng mga bini Attorney Mike tungkol sa adherence natin sa ating 1987 Constitution. Paalala niya sa atin na itong Constitution na ito ay ating maraming mga provisions dyan para wala tayong authoritarian rule. At ang pagpayag natin o ang pagtakbo ni President Duterte bilang Vice President ay malaking gamble or risk na maaring dalhin tayo sa kalagayan ng ating bayan bago ang martial law. At ang kanyang paalala sa kanyang last part ng kanyang presentation that we have to internalize yung principles and prescriptions of the 1987 Constitution instead of devising ways to undermine our national charter. Maraming salamat, Attorney Mike. At kung may tanong po kayo kay Attorney Mike at kay Attorney Barbo kanina, pwede nyo po yan ilagay sa ating Q&A chat box at doon sa nanonood po sa Facebook page ng Movement Against Tyranny, ay pwede po sa comment section. Para po sa ating susunod na tagapagsalita, si Attorney Howard Calleja, siya po ay ang isa sa mga conveners ng Isang Bayan. Is the legal counsel of the Parish Pastoral Council of for Responsible Voting.
He is a noted lecturer and litigation lawyer who has made significant contribution to various areas of Philippine legal practice, including election law. Kaya po, para po magbigay ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa legal implication sa pagtakbo ni President Duterte bilang Vice President, pakinggan po natin si Attorney Howie. Attorney, kamusta po? Thank you, Kong Mon. Can you hear me, sir? Okay po, malinaw. Opo, magandang hapon po sa inyong lahat at good afternoon. Salamat sa inyong pag-imbita, sa inyong paanyaya. Clarification lang po bago po akong magsimula para lang hindi magkalituhan mamaya. I was the former counsel of PPCRV. So siyempre PPCRV is a neutral non-partisan organization having been with isang bayan. So we have to relinquish our position as general counsel or external counsel of PPCRV. So having said that, salamat again sa inyong paanyaya at let me start my short discussion on the availability or legality of President Duterte into running as Vice President. Can I share the first slide? I just have two slides. Akin lang po, para lang po makita natin na ang mga provision po na klarong-klaro na para po tayo ang mag-guidean, this is covered by Section Article 7, Section 4, which covers for the election of the President and Vice President. At babasahin ko lang po, no? The President and Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon of the 30th day of June, next following the day of the election, and shall end at noon of the same date 6 years thereafter. The President shall not be eligible for any re-election. No person shall succeed as President and who has served as such for more than 4 years shall be qualified for election to the same office at any time. And then second paragraph, next slide please. No Vice President shall serve for more than 2 consecutive terms. Voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as interruption or continuity of service for the full term which he or she has been elected. So, kung titingnan po natin itong dalawang paragraph na ito, pakibalik lang po sa first slide po. Kung titingnan lang po natin itong dalawang paragraph na ito, there are two ways to become President of the Republic. One is through an election and the other is through succession. Yung sinasabi nating succession, eh kung kunyari may mamatay, may mag-resign or ma-incapacitate na presidente, mag-a-assume po ang vice president. But let me go back to the first slide. First slide, please. Ayan. Pero klarong-klaro po dito, tignan nyo po ah, the term of 6 years, klaro po yan, no? And the same date, 6 years thereafter. Ano ho ang ibig sabihin nun? Ang presidente po ay para lang po sa one term of 6 years. If you look at the second paragraph compared to the vice president, pwede ho siyang dalawang termino. Pero klarong-klaro po dito po sa ating konstitusyon na ang presidente ay for a term only of one term of 6 years. And look at the next sentence. No person who succeeded as president and served as such for more than 4 years shall be qualified for election for the same office at any time. Sabihin po nito, a term of a president is considered to be 4 years or more. Ibig sabihin po, pag kayo po ay nakapaglingkod na sa posisyon ng presidente ng 4 na taon at mahigit or 4 to 6 years, kasi ang maximum lang naman ay 6 years, eh yun na po ay considered one term. What this paragraph is very clear is that there is no other term for a president but only a one-term president. So kung sasabihin po natin, ang atin pong napag-aralan sa constitutional law, when you interpret the constitution, it is interpreted both by the letter and by the intent and spirit. Kailangan pong bigyan buhay natin ang mga salita ng ating konstitusyon. Hindi po tayo kailangan mamiloso po
sa salita ng Constitution. Ano po ang klarong-klaro dito? It is the intent, it is the clear wording of the Section 4, Article 7, which states that a president is only good for a term of 6 years. Kung papayagan po natin na maging vice president si Presidente Duterte at siya po ay mag-succeed. So ang magiging question lang po dyan is, can he succeed as President of the Republic? My answer is no, because he cannot succeed when he has already finished full 6-year term. There is no way in the Constitution that allows any president or any person to serve more than 6 years as president. So klarong-klaro po yun dito po sa ating Constitution. So yung sinasabi po na that there is no prohibition, sa akin po that is a stretch of the interpretation of the Constitution. Because as I said already, when you interpret the Constitution, it should be interpreted both to the letter and to the spirit. Because you cannot give a funny or a crazy interpretation to the letter of the Constitution and not give life to the spirit of the Constitution. It should be both in harmony. Pareho dapat siyang magkasabay. Hindi po kailangan na may vagueness o merong hindi klaro. Dahil kailangan po, isasabay po natin ang nakasulat sa intention ng Constitution. At sasabihin ko nga ulit, the Vice President, if you can see, on the second paragraph, is allowed a second term. However, or a re-election. However, the President is only allowed one re-election. Ito po sinasabi in any other instance. Ibig sabihin po, kunyari po, let's say si Cory Aquino, pwede ho ba siyang tumakbo noong 1998 or 2004? Ang sagot din po dyan ay hindi. Dahil po any re-election, because that would be termed, even po hindi siya magkasunod, that would be termed as a re-election because that would pave the way for him or her to serve another 6 years. That is the spirit of the Constitution. For example, Fidel Ramos, who was president from 92 to 98, could he have run after stopping, kunyari, na mahinga siya, di ba, 98, na tumigil siya. Pero 2004, after 6 years, pwede ho ba siya tumakbo ulit para kung ginagawa ng mga senador ngayon o mga congressman, magpapahinga ng 3 years, tapos tatakbo ulit. That's why that there is the word any re-election. Kasi hindi lang ibig sabihin na magkasunod. Meaning kahit meron hong puwang o kahit na merong agwat, hindi ho pwede. Because what does this mean? Because he or she is only allowed one term as president of the republic. In the same line, as if it would be a vice president to assume the presidency, it would be a clear circumvention. It is a backdoor to the presidency, which although does not speak of re-election because it's another way, sabi ko nga, there's the second way, which is through succession. The succession should also give life and meaning to the term of president. Ibig sabihin, yung succession should also be in consonance with the term. At nung in-explain ko nga kanina, the term should only be for a maximum of one term and a maximum of 6 years. So hindi rin ho siya pwede dapat mag-succeed dahil if that happens, then it would be a perpetuation of dynasty. It would be a perpetuation of a dictatorial or authoritarian regime. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na lang po yan. Wala na pong katapusan yan. Babalik na po tayo sa panahon ng rehimeng Marcos, sa panahon ng martial law. So hindi po yan ang intent. Hindi yan po ang napakalaking pinagbabawal at hindi pinag-uulit ng ating konstitusyon. So we have to admit to that interpretation. We have to admit to the clear intent of the Constitution that any president, any person who has served as president shall only be allowed to serve one term for a maximum of 6 years. Yun nga pong sinabi ko kanina, klaro naman po yan. Even if he has not served 6 years, klaro po yun na even if you have only served 4 years because under the Constitution, nandyan po yan. Pag nakaserve ka na ng 4 years, that is considered one term.
So yun po ang consideration as to the legal effect of running for vice presidency of President Duterte. So I am of the opinion na hindi po dapat siyang tumakbo. Now, kailan po dapat dalhin ang issue na ito? Well, for now, it is only a thought, a draft, an idea. Pero the actionable document is the certificate of candidacy. The certificate of candidacy would be filed somewhere between October 1 to 8. So anybody who would like to question the fitness or the legality of him running as vice president should question with the COMELEC, kasi yun po ang election body natin, should question with the COMELEC upon filing of that certificate of candidacy. Now, the other question is, kung siya po ay payagan, pwede po siyang mag-succeed? Kasi pwede hong mag-resign, for example, ang presidente na sabi nga natin, baka naman eh, kanyang ano lang ito, kanyang handpick or tuta or whoever, no? Or anak niya na pwedeng mag-resign at any time. So, ang mangyayari po dito, that can also be questioned upon his succession as vice president to the presidency. So that is another way to question it. So I think on the proper time, a lot of questions, a lot of legal issues would be brought when the legality of this filing or the succeeding as vice president and president would be ripe for judicial review. Now, kung kami po sa isang bayan at ako po si Attorney Howie ay natatakot na siya ay tumakbo, well, I think that political question can be answered by saying, well, if he runs, you know, I think he will be rejected by the Filipino people. This this idea, I think, is kumbaga nakakasuklam, nakakainis na parabang ginagawa tayong laro-laruan lang at parabang hindi na rin irespeto ang mamamayang Pilipino. I feel this will be rejected by the Filipino people and seen as a way only for selfishness and greed for power of the Duterte presidency and this Duterte administration. Yun lang po. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Maraming salamat, Attorney Howie, para sa mga pagpapaliwanag dun sa tanong na pwede ba na tumakbo si President Duterte bilang Vice President at ano ang legal implication ito. So para po sa mga nanonood at sa mga gusto pang manood, live po ang ating webinar sa Facebook page ng Movement Against Tyranny. Mapapanood din po ito sa Facebook pages ng Now You Know PH, Kodaw Productions at Pinoy Weekly. I understand si Attorney Howie ay nasa biyahe, so baka may mga tanong na pwedeng sagutin niya na muna ngayon dahil sa meron siyang hinahabol na isa pang activity. Siguro ang pwedeng sagutin ni Attorney Howie kasi may pagkakapareho yung mga tanong sa ating chat box at saka sa comment section. Hihintayin pa ba natin yung October na filing ng candidacy or sa kaso ni President Duterte, December nga siya naging substitute candidate last 2016. So parang dun sa mga concerned citizens, ano ang pwedeng gawin siguro ng mamamayan, ng mga putante, bago ang October, ano ba ang pwedeng gawin ng legal community? Pwede bang may magsalita? Ano ang pwedeng aksyon na gawin? Kasi habang tumatagal at may mga ganyang plano, talagang laki ng implikasyon para sa 2022 elections. Yes, like what I said, no, we have to have an actionable document. We have to have a issue ripe for judicial review, and that would only be triggered by the filing of the certificate of candidacy. So I think we have to wait by October, or baka gagawin na naman niya yung kanyang focus switching by December. So we would have to wait for this filing of certificate of candidacy. Now, between now and then, nakakatulong ito sa pagmulat sa ating mga kababayan, itong mga webinar na ganito, at kami po naman din sa legal community, handa namang magpaliwanag at iklaro ang mga legal issue at mga bagay-bagay
At siguro kami, continue naman because kahit kami naman sa legal community, hindi naman din buo. Marami rin opinion, kaliwat kanan. Siguro it is incumbent also upon the legal community to do our homework para tama-tama po pagdating po ng pag-file ng candidacy, ready na po kaming i-file yung petition na yan o yung opposition na yan, yung question na yan sa COMELEC. In the same light na para po kung maalala ninyo po, yung anti-terror law, I was the first one who filed the anti-terror law the next day when the president signed it. Bakit po? Hindi ko na po inantay dahil po while the president was waiting to sign it, remember, no, sinign sa Congress yan, it took more than a month bago niya pinirmahan, pinaghandaan na rin po at pinag-aralan na po namin ang aming petition for the constitutionality or unconstitutionality of the anti-terror law. On our part, ganun din po siguro ang gagawin natin na habang hindi pa po nagpa-file ng certificate of candidacy si Presidente, pag-aaralan na po yan para just in case mag-file po siya, ihanda po tayo for whatever legal issue, whatever legal remedy and case we can file with the COMELEC or in the Supreme Court as the case may be. Okay, siguro last question na lang, Attorney, bago ka umalis dito sa forum. Ito kasi usap-usapan sa mga komunidad. Sabi ng mga nasa mga kababayan natin, bakit si ERAP tumakbo ulit? Bakit si GMA nag-tumakbo ulit presidente noong 2004? So sabi ng isa sa mga nasa Zoom natin, GMA ascended to the presidency, served for less than 4 years. So naging eligible to run in 2004. Si ERAP naman served less than 4 years. So parang pasok sa sinasabi nyo na pwedeng tumakbo ulit. Tama po ba, Attorney Howie? But that is the theory. Nung tumakbo si President Arroyo nung 2004, dahil less than 4 years, so hindi pa considered one term yung kanyang pagtakbo. So meron din nagtatanong kung mong na naging congressman siya, di ba, speaker, nasa line of succession din ang speaker. Ang sagot ko dyan, simple. Kung titingnan nyo po, only the vice president assumes and finishes the term of the presidency. The Senate president, the speaker, and the chief justice, should they be allowed to assume the presidency for extraordinary circumstance, they only assume for the purpose of calling an election for the position of president. So they are not finishing the term. They are not serving the presidency, but they are only there to sit to call for a election to complete the vacancy. Ibig sabihin, hindi po nila pinupunuan ang vacancy. They are on a interim basis to call an election. Compared to the vice president, he is there to assume and finish the vacancy left by the president. Depends on how many terms they may be. At yung kay ERAP, although I would disagree that he would be allowed to run back in 2010, well, the issue there, sinasabi mo na nga, Hongong, is that because his assumption to the presidency was less than 4 years. So there are people in the legal community that is of the belief at that time that since he did not finish his term, then there is no term to speak of and he can run again. So but again, kumbaga ano na yon, moot in academic, let us go in what we have at this point in time, kung ano yung mga legal issues na yon. Okay, so maraming salamat, Attorney Howie. At I'm sure hindi lang ito ang magiging webinar natin tungkol sa topic na ito. Salamat po. Magandang okay, araw salamat po. Salamat po, Mong, at salamat sa lahat. At yun nga, good luck sa atin lahat. At yun nga, medyo ano lang ako on the way. But I hope and I wish everybody the best. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po. Okay, so para sa ating mga kababayan na nakikinig, ito po ay online forum tungkol sa plano ni President Duterte na tumakbo bilang Vice President. Napakinggan natin kanina si Attorney Barbo, si Attorney Yusinko, si Attorney Calleja. At narinig natin ang iba't ibang pagpapaliwanag nila tungkol dito sa plano ni President Duterte. Para po sa ating huli magsasalita at para sagutin yung napakahalagang tanong, ano ba ang pwedeng gawin natin bilang mamamayan? Ano ang tugon ng mamamayan, lalo na ng mga kabataan sa usaping ito? Kaya ang susunod natin magsasalita, si Heather Andres. Siya po ay, Development Studies student at the Ateneo de Manila. Lead convener ng One Big Fight for Human Rights and Democracy.
an alliance of organizations, teachers, staff, and individuals from Ateneo who are one with the nation against tyranny. She is also one of the spokespersons for the Duterte Wakasan movement that is calling for an end to the Duterte administration. Heather, magandang hapon. Pwede ka na magsalita. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa lahat ng na who are watching now. I'd like to just give her a diva speech and like to para din may masabi. First of all, maraming salamat din sa ating mga speakers na nauna muna kaysa sa akin. Sila Sir si Attorney Michael and sila Sir Attorney Philip and Sir Howie and Sir Lugardo. And I would like to start with my speech with the first statement in which I want to say very clearly, I do not fear Duterte. I do not. I take refuge in the inescapable truth that Duterte, like Marcos and his cronies, like Hitler and the dictators of yesterday, will eventually wither away. Their legacy swept aside to the dustbins of history. This is the law of history, the law of righteousness, that the oppressors cannot oppress forever because oppression breeds resistance. Filipinos will be freed. I do not doubt that, but I will not wait on revolution. I join the Filipino people in waging them. And the stakes are too high to be idle and watch, and to just watch at the sidelines. Why do we fight, I ask? Bakit nga ba nanglalaban ang mga tao? Why are we resisting? Who will one day raise the houses to be leveled by typhoons? Who will one day till the soil that no longer bears fruit? Who will one day walk the tracks when LRTs break down? Or endure the ever-rising modern jeepney prices that come and go? Who will one day use a month's salary on a week's worth of groceries? Or see the loans pile up, balancing rent and a decent education for their child? Who will one day cry when their mother or father or sister or brother is shot dead? Who will one day cry in a jail cell with no one to hear them? Today, the future of the Philippines belongs to us, our parents and our grandparents. But in the final analysis, when our elders are gone, the future is ours to inherit. Tomorrow is ours. And what tomorrow do we actually deserve? You can answer for yourself. I imagine my answer is the same as all of yours. I want to wake up in the Philippines, in a country where I am free, where I am able to become who I really can and want to be, where I can speak my mind, seek out my passions without social or economic pressures hold against me, and live without the fear that I may be left without a roof over my head or a proper meal. Today, the youth are born into a world of chaos and crisis. The pandemic has forced many of society's most vulnerable into the violence of their households, and for those who dare defy, many have been pushed out to meet the violence of the state itself. The Duterte administration is happy to see us accept our fate as cursed, wretched creatures. Wala naman silang pake, yun yung sabi niya. At tinawag niya pa, yung 46 million na Pilipino, estupido. For that, anyone who dares to speak out becomes a target. Anyone, especially the poor and the oppressed, who stand in the way of Duterte's agenda, has become a target. The threat against my life, just like the threat against my own collectives and kasamas, and even those who are part of the youth sector who speak out just like me. All of our lives are real, and all of our lives are put into threat as well. But I ask once more, do we want the cycle of violence to continue? Do we wish to be victims of climate change, the unlivable cost of living, and the overarching death, dread of danger from all corners of society? Siyempre, hindi. We don't want that. Whether you're in school or you were forced out, I want you to recall the values you were taught growing up. Your mothers taught you to be honest. You were taught to be a good sport during intramurals, to play according to the rules. Di ba lagi yun? Play fair. You were taught the golden rule, to treat people the way you want to be treated. I ask you, do you remember those values in themselves? Do you believe in them?
I believe in a kind-hearted society that lies beneath the corruption of the Duterte regime. I believe in justice. As Duterte faces the International Criminal Court, we must make sure the Filipino people attain justice for all the crimes he has committed. We must see to it that faith in the rule of law is not just given to us, rather that we ourselves restore faith in the rule of law. We must make it so that Duterte's legacy is reduced to nothingness, by all means necessary. We will ensure that he never steps foot again in the presidential palace itself. By all means necessary, we will stop another Duterte presidency or even yet a vice presidency. We will resist his ascent to power, whether through the courts and through the streets, through Congress or through our classrooms, through our homes or to the halls of Malacanang, whatever it takes. What are you prepared to do, if I may ask? Are you prepared to talk to our manongs who still wear Duterte's fist on their wrists? Are you ready to bring professors and teachers out of their ivory towers? Are you ready to go out of your homes and witness for yourself the conditions that Filipinos live through every single day? Are you ready to shout and stare down the murderous regime eye to eye? Are you ready to fight? I join my classmates, friends, and the millions of young Filipinos in fighting for a future that is free and peaceful, a future that we can truly call ours. Maraming salamat at makibaka, huwag matakot. Maraming salamat, Heather. Inspiring words from our youth leader. Mabuhay ka. Ngayon naman po, papasok na po tayo sa ating Q&A portion ng ating online forum. May tanong po para kay Attorney Barbo. Attorney, ito po yung tanong. What can we expect on July 17 when PDP Laban holds its General Assembly? Will Duterte Cusi dominate or is the split inevitable? Kasi October pa pwedeng mag-file ng candidacy pero ang PDP Laban, can some members of PDP Laban question yung plano na tumakbo si President Duterte bilang Vice President? Naka-ano po kayo? Naka-mute. My answer is I don't know and I know. Number one, I don't know because I'm not going to attend. Mukhang iba ang agenda nila. I think they will pursue the idea of the president being endorsed to become a candidate for vice president. We don't know. I don't know kung sino ang kanyang chosen president, kung si Sara or si Bongo. But one thing I know that whatever they do in that assembly, Al-Cusi has the blessings of the president. And I know that the president says one thing and means another thing. I know that the president is a tactician, politically that is. I know also that he is a magician because now you see him, now you don't. Now you hear him say this thing, and now you don't hear him say that thing. And I know that the president has been telling the public on national TV many things that have been proven to be like, let me be honest on this, lies and truth. To me, unpresidential yan. Malaking kasalanan ang pagsisinungaling sa bayan. Hindi tama na ang isang leader ay magsasabi ng untruthful statement. Perhaps the only truthful statement that he said was at the State of the Nation address. Ako
ay inutil. I think that was truthful enough. That is what I know. Thank you for the question. Okay, so marami po tayong narinig ngayong hapon na ito. So para po may oras tayo to formulate our questions para sa ating mga panelists. Magkakaroon muna po tayo ng culture. Po kayo maglagay questions sa Q&A box at comment section po ng ating Facebook pages. Thank you.
Nagbati po ulit at nakikinig po kayo sa online forum ng Movement Against Tyranny tungkol sa planong pagtakbo ni President Duterte bilang Vice President. Ngayon po ay nagpapatuloy ang ating open forum. Attorney Mike, mukhang next question ay para sa inyo. As stated earlier, it is essential for every Filipino to internalize the principles of the 1987 Constitution. How can Filipinos outside the legal field to do this task, especially those who are members of our sectoral communities like peasants, workers, indigenous people that are most affected by the Duterte's authoritarian practices? Ang follow-up dito, how can we make the 1987 Constitution accessible to each and every Filipino for a participatory, consultative, accountable, transparent government? Thank you, Mong. That's a very, very good question. Kasi yan ang advocacy ko actually. No? I want to bring the Constitution to all Filipinos except lawyers. Kasi for a very long time, the Constitution has been the exclusive domain of lawyers. And that's wrong. Ngayon, dun sa unang tanong, dalawang parts ang sagot ko. The first one is, the Constitution itself mandates that it should be part of our basic education. Okay? Nasa saligang batas mismo yan. Kaya lang, since 1987, hindi natupad yun ng tama. Kasi I'm sure many of you will confirm this. Marami sa atin, ang una nating meeting with the Constitution is during college. No? So sa college pa lang, college level lang talaga natin na pag-aaralan yung saligang batas. Whereas sa Korea, sa South Korea, grade 4 pa lang pinag-aaralan na nila yung human rights. So nakikita mo yung disparity, no, sa education of the Constitution. Now that's the education side. Na pwede natin baguhin pa rin, no? Dapat yung pagturo sa Constitution, pagturo sa saligang batas, dapat bahagi siya ng basic education curriculum from elementary to high school, senior high, and to college. Continuing education yan. So iba't ibang approach kada level. At I know yung UP Law Center, meron na silang pag-aaral na ginawa dyan kung paano ipatupad yan. So there's no need to reinvent the wheel, ika nga. Yung second part ng sagot ko is, aside from yung education, formal education setup, tayo sa civil society can also help dun sa pag-internalize ng constitutional prescriptions and principles. So itong pandemya, itong taon ng pandemya, napaka galing para sa akin kasi meron ng siguro tatlo o apat na civil society groups na kumontak sa akin para pag-usapan various constitutional principles like free speech, free assembly, press freedom, separation of powers, pag-usapan sa grupo nila. Kumbaga, magbibigay lang ako ng onting lecture, pero yung grupo mismo ang nagdi-discover what those constitutional prescription means for them. And I'm open and I'm willing to help you out kung yung grupo nyo is open to doing that. So, as civil society, we can also help internalize the 1987 Constitution with our constituencies. So, kailangan lang natin magtulungan. Ano? Hindi natin magagawa ito kung hindi tayo magtutulungan. So, dalawang aspeto on how to achieve the goal. Number one, yung formal education, through formal education, which requires the 1987 Constitution being part of the curriculum, and also civil society itself doing its part in helping their constituencies internalize constitutional principles like press freedom, freedom of speech, separation of powers. So yun lang po. Salamat, Attorney Mike. Bukod sa formal education, kailangan yung mga politiko tinuturuan din natin, no? About yung constitution, freedom of speech, separation of powers. Anyway, may question dito. Sa tingin ko, dapat si Heather ang sumagot nito. Heather, ito yung tanong.
there are millions of youth. Are they aware of what's happening now? Are other youth organizations awakening the younger generation? Siguro, isunod ko dyan yung pwede ko rin tanong. Kasi ang gobyernong ito ay talagang kilala sa paggamit ng disinformation. O meron siyang army of trolls which poisons the media new media landscape. So ano ba pwede nga natin gawin para i-counter ito? Heather? Mukhang wala si Heather at nagkaroon ng technical problem. Pero sige, balikan natin siya. Attorney Barbo, may tanong dito na pwede niyo sigurong sagutin. Attorney, ilang percentage po ng PDP members ang merong parehong pag-iisip na inutil si President Duterte? At siguro, isunod ko na rin yung isang tanong dito na maaaring kayo na rin ang sumagot. Kayo po ba nanggaling yung rational na 6 years, single term for the President of the Republic? Kasi alam naman natin, before the 1987 Constitution, 4 years, pwedeng isang re-election. Paano nag-come up yung ganong, ano yung rational, bakit 6 years ng 1987 Constitution, saka single term na? So, 2 questions po, Attorney. Okay. Sagutin ko muna yung pangalawa. Okay, paano nag-come up na bakit 6 years lang ang presidente? Bakit sa Amerika at saka ibang lugar, 4 na taon tapos mayroong re-election? Ang pagkaintindi ko nung ginagawa ang konstitusyon, yung 1987 Constitution, para ang presidente ay maging statesman-like. Ibig sabihin, hindi na palaging namumulitiko o namumulitika. 6 years lang within which to pursue your development plans and objectives. After that, hindi ka na pwede. And iniisip siguro ng mga framers ng constitution natin na ikaw naman ay mag-develop ng mga future leaders na papalit sa'yo. At para hindi ka mamulitika palagi, alam mo na iisang term ka lang. At dapat galingan mo because you will be remembered by your legacy if you have a legacy. So siguro ganun ang pagkaintindi ko kung bakit ginawang 6 years lang walang re-election. Tama na siguro, 6 years is good enough for a good or productive president. But very long years, yung 6 years na yan, for a lousy president. Very bad president, kahirap ng 6 years siya. So siguro ganun ang pagkaintindi ko. Yung unang tanong, kalimutan ko yata yung unang tanong. Ano ba yung unang tanong? Yung unang tanong po ay, ilang percentage po ng PDP party ang may ganung parehong pag-iisip na inutil si President Duterte? Ang alam ko, maraming mga membro ng PDP Laban na ayaw sa pamamalakad ni Presidente. Yung iba, hindi members. Yung iba gusto maging member. Kung ilang porsyento, hindi ko alam. No? Pero marami akong nakakausap at maraming nagsasabi, tama yung sinabi mo. Kaya lang, hindi namin pwedeng sabihin kami dahil natatakot kami. Mabuti ikaw, mukhang matapang ka. Sabi ko, hindi naman ako matapang. That is the duty. And that is the responsibility of a good member of PDP Laban. Because we are trained doon sa BMS, yung Basic Membership Seminar, to speak out our mind. Speak out our mind if there is something wrong with this country. Para makakontrol ka naman ng ikabubuti ng pamahalaan at ng bayan. Marami ang nagsasabi sa akin, nag-Facebook sa akin, sa abroad. Ang sabi nila,
gusto namin magsalita. Gusto namin sundan yung sinasabi mo. Hindi kaya kami ikarsel, hindi kaya kami damputin. Ay, sabi ko hindi naman because we are guaranteed freedom of speech. For as long as hindi tayo nambabastos, hindi tayo nagsasabi ng kasinungalingan, hindi tayo, we are not doing anything criminal, speak out our mind. Dapat obligasyon yun ng isang matino na Pilipino magsalita. We cannot just simply fold our hands, do nothing, keep quiet, remain silent, just sit down, or lie down and sleep on our rights. We have got to do something to make this country move forward and moving to the development that we need. And let's always remember, the president is not the law. The president is not above the law. Therefore, he should follow the law. Yun palagi ang sinasabi ko. I remember, noong in-interview ako minsan, sinabihan ako, pag meron daw mag-file ng impeachment, ipapa-aristo ni President. I was asked to say something about it. Sabi ko, no, hindi pwede yan mang-aristo because that is an obligation of the Filipino. If you think merong allegation na tama, eh kung meron kayong basihan, kung merong ground, just because you filed a complaint for impeachment is not a ground for you to be detained. And you know, baka naman nananakot lang, sabi ko. Hindi dapat tayo takutin. Siguro ang iba sa atin, matagal ng takot, ang natitira na lang siguro tapang yung iba sa atin. Hindi naman dapat tayo magtapang-tapangan. But remember always to make this country move. Good Filipinos should stand up and do something. Thank you. Maraming salamat, Attorney Barbo. Attorney Mike, yung next two questions para sa iyo. Una, hindi ba against the election code yung maagang pagsasabit ng mga tarpaulin sa mga pampublikong lugar? Bagamat wala pang direktang panawagang iboto sila. Yung second question, isa bang requirement dapat may yung health condition ng isang kandidato para sa top position sa ating bansa? So, thank you, Mong. Dun sa first question, ang sabi ng COMELEC, narinig ko mismo from the spokesperson, yung issue of early campaigning, nagiging illegal lang siya in the sense na bawal. I think kapag nag-file na ng candidacy, but before the campaign period. So, kumbaga yung gap between filing the candidacy and the start of the campaign period. Kasi medyo malaki yata yung gap nun eh. So, ang nangyayari ngayon, yung mga nakikita nating tarpaulin, technically speaking, hindi siya premature campaigning. In fact, it's not considered campaigning. Whether or not may for or vote for or wala. Okay? Technically speaking, no? But let's go beyond that. Huwag tayong ma-stuck dun sa legalities. Okay? Alam natin na mali yun. Alam natin na yung nagsasabit ng mga tarpaulin na pinupromote nila yung sarili nila, alam natin na mali yun. Bilang botante, meron tayong kakayahan para parusahan yung mga taong yun. Huwag natin sila iboto. Simple as that. Okay? Huwag na tayong magpa-stuck dun sa mga legalities na premature campaigning ba to? Bawal ba to? Hindi. Alam naman natin na mali yung ginagawa nila. Huwag na natin sila iboto. So sa lahat ng mga nagpalabas ng tarpaulin, yung mga epal, huwag nating iboto.
It's as simple as that. Dun sa second question, yung sa health ng top two officials of the land, I have to say na kasi sa ligang batas natin, nakasaad dun yung mga qualifications. And unfortunately, the health of the candidate is not one of the permits. No? So, hindi pwedeng magdagdag eh, ang batas dun sa mga requirements ng saligang batas. Okay? So, kung ano lang yung requirement ng saligang batas, yun lang ang susundin natin. But then again, yun yung nakasaad sa saligang batas. Right? But we should not be stuck with, when it comes to the health of a candidate, kailangan pa ba natin tignan kung anong nakasaad sa batas? Malalaman naman natin eh. Pag nakita mo yung kandidato na mahina, right? Alam natin na hindi siya healthy. So bakit pa natin siya iboboto kung hindi naman siya healthy? If health is an important issue, especially kung presidente ka o vice-presidente ka. Diba? So we have to think that way eh, na merong requirement yung batas. We have to respect that. But we have to think, we have to discern beyond or deeper than what the law requires. Kung talagang yung sakit ng kandidato, lalo na kung may mental health issue, right? We have to consider that when we vote. Whether it is a requirement of the law or not, we have to consider that, right? When it comes to voting. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Mike. For next question, siguro para kay Attorney Barbo ito. Siguro payo nyo sa susunod na administrasyon. How will the next administration, should a different one be elected, handle problems previously handled by Digong, whether unfinished or almost finished? Number one, huwag magmumura, especially on national TV, kasi nakakasira ng damdamin ng mga mamamayan. Kailangan, hindi lang siguro maganda ang mga hindi naman bulaklakin, ano, kung hindi basta wag naman masama ang sasabihin in public unless and until talagang siguro masama ang ginawa at dapat sabihin. Pero yung usual niya na PI, mukhang hindi tama yon, kasi parang naging even if it is a mere expression, but that can be misunderstood. That's number one. Ano? Number two, be truthful. Siguro ang dapat namumuno, kasi napakalaking kasalanan ng isang public official kung ikaw ay magsisinungaling sa mga taong bayan. Always remember that you have a contract for 6 years. And you are not a public master. You are only a public servant. And you are being paid by taxpayers' money. That's number two. Number three, yung mga nagawa ng prior administration, huwag mong angkinin na sa'yo yun. Kung halimbawa may ginawa yung nakaraang administrasyon, hangaan mo kung dapat hangaan. Ituloy mo kung dapat ituloy dahil maganda yung plano na yun. Huwag puro sira ng sira, kasi pag puro siraan tayo, nasisira lahat. Nasisirang mga plano. Tsaka, number four, kailangan siguro mayroong consultation. Kailangan regular consultation. I will tell you one thing. Ano, noong minsan nagsasalita si Digong, si Presidente Duterte, sa Tagig, mga gabi na siguro yon, mukhang mayroong kabastusan na ang sinasabi, mayroong kalaswaan.
hindi ko na matiis, ako ay nag-text kay Senator Nene Pimentel. Sabi ko, Senator, our candidate might be self-destructing. Mukhang indecent ang sinasabi. Desultory, walang patutunguhan, pabalik-balik. Minsan ang isang language, ang isang sentence hindi natatapos. Minsan walang thought. Sabi ko sa kanya, kay Senator Pimentel, can somebody next to him whisper to our presidential candidate to tone down his indecency and stop all those indecent statements. Alam mo ang sabi ni Senator Pimentel sa akin? Lutz, he does not listen. What kind of leader are you if you do not listen? So I think that is a necessity. A leader should always listen to his people. Because there are good advice, especially baka sasabihin natin, mga ignorant naman yun. Pero magandang mga plan yun. Hindi nga sila tapos ng pero meron sa mga practical knowledge of how to improve this country. Remember, you do not monopolize your intelligence even if you're the president. At ayaw ko kung anong number na. Number, siguro, see to it that you have a limited, a very limited time. Do not abuse your power. Do not abuse your language. Respect the people. The people are the sovereign. And all sovereignty, all government sovereignty emanates from them. Irespeto yung mga tao. After all, yung mga tao ang big boss. Sila ang naghalal. You are a mere servant of the people. I don't know, Mog, kung tama yung advice ko. That's all, Mog. Thank you. Thank you, attorney. I think nandito na po si Heather. Heather, we lost you earlier, pero may tanong dito na para sa'yo. There are millions of young people. Are they aware of what's happening now? Are there youth organizations awakening the younger generation that there is an urgency for change? Kasi sunod ko yung question ko na dahil ang gobyernong ito ay kilala sa paggamit ng disinformation, mayroon siyang cyber army of trolls, worsening the new media landscape. Ano pwedeng gawin siguro led by young people to counter this? Kasi magiging mahalagang aspeto ito para sa campaigning for the 2022 elections. Heather? Mukhang wala ulit si Heather. Siguro itong next question para kay Attorney Mike. Attorney, dito sa chat box merong tanong. Teka, sayang ko lang. Ayan na si Heather. Nandiyan na ba? Siya na muna. Heather, nandiyan na ba ulit? Yeah. Hello, sorry. Nawala pa yung connection. Okay. Ano yung question? Ah, okay. Yung question eh, there are millions of young people. Teka. Tapos, are they aware of what's happening now? Are other youth organizations awakening the younger generation that there is an urgency for change? Tapos, yung tanong ko, kasi ang gobyernong ito ay kilala sa paggamit ng disinformation, meron siyang cyber army of trolls, poisoning the new media landscape. Ano ang pwede natin gawin to counter this, especially like knowing that ang social media will be an important platform para sa campaigning sa 2022? I think one way or another naman din nga aware naman yung youth sector, especially with the outburst of misinformation alongside disinformation na ginagawa nga ng mga trolls. I myself already witnessed yung paggagawa ng mga trolls and like I can see it every day naman din kahit sa mga feed ko and all. But I think one way or another,
the youth sector and the youth themselves have to also make a move. Siyempre, sa dami-dami ng mga moves na gagawa ng trolls every day, they're being paid for to do all of this, and so that to disinform everyone. Now, ang retaliation din po ng kabataan is siyempre, gawin ang kaya nilang gawin. Mamulat din, and to also fact-check. Aside from fact-checking, that's already just the first basic step. Aside from fact-checking, they could take it a notch more or a notch higher, which is, magparehistro siyempre. Because there are a lot of also youth pa rin na they are still hesitant and they are still within the space of being, let's say, staying silent or would rather stay silent. Silent with regards to the issues. Kahit alam nila na may nangyayari. Pero now's not the time anymore. Now's the time to actually step up already and magparehistro para sa upcoming 2020-2022 elections. So yun din ang isang manifestation ng power na meron ang kabataan at ang kababayan mismo. So, yung point talaga dyan is, una, syempre, fact check. Pangalawa, mamulat din and to always, refer to the medias and refer to the information that are actually true. And then, third, magparehistro din. Do your part as well. Do your part as well in being able to make a choice within the time span that we have left before yung mangyari next or before mag-end din yung pag-register. Yung pagrehistro natin, yung mga kabataan, bilang yung mga kababayan mismo na hindi pa nagre-registro or kailangan i-renew yung kanilang pagboboto, yung voter's ID and all that. So, ayun po. Okay, salamat ha, Heather. Attorney Mike, ito yung two questions para sa'yo. Do you have a simple module for an urban poor community? Siguro yung guilty ito sa kanilang yung program for legal education sa paano ituro yung principles ng 1987 Constitution. Yung second question is, can the COMELEC motu proprio declare the certificate of candidacy of a president wanting to run for vice president as invalid or being non-compliant with the law or constitution since it is a constitutional body for the election? Thank you, Mong. So this is the first question. Actually, I was in the process of developing a primer for CBCP. Kaya lang na antala eh. So, dun sa nagtanong, if you can, please contact me directly and I'll try to help you develop one. So, ang participation ko siguro is tutulungan ko kayo to develop a module or a primer for your constituency. So, please just reach out to me directly. Ngayon, doon sa second question, alam mo, ang ganda ng tanong na yun. Ha? Kasi, theoretically speaking, they can. Kasi wala pang established doctrine regarding this issue. So, wala pa tayong batas, kumbaga, na sinusundan. Whether an incumbent president can be allowed to run for VP. Okay? It's still subject to different legal opinions. Kaya nakita niyo kanina, may opinion ako, may opinion si Attorney Lutz, and even si Attorney Calleja meron, although nagja-jive yung mga opinions namin. But there are other legal opinions out there that's contrary to ours. Now, the fact na nag-aaway pa yung mga abogado, that means wala pang established legal doctrine on this issue. And because wala pang legal doctrine, the COMELEC can have their own interpretation and actually apply that. Right? So, theoretically speaking, yung sa issue na ito, the COMELEC can make their own determination about this issue and apply it. So, pwede silang, halimbawa, sabihin nila na we interpret the ban on re-election as applicable in this particular instance. And therefore, they can deny motu proprio yung certificate of candidacy ng incumbent president for running for VP. So theoretically speaking, they can do that. But as to whether they will do that, that's another issue altogether. Okay?
But the fact that wala pa tayong legal doctrine on this issue opens the door for the COMELEC to make their own determination and apply that. But as to whether they will apply that, that's a different matter altogether. So I hope I was able to answer the questions. Thank you. Salamat, Attorney Mike. Siguro yung last question natin para kay Attorney Barbo. Bago yung bigyan natin ng pagkakataon yung lahat ng panelists magsalita later on for their message to the public. Attorney, mayroong magaganap na PDP laban convention week. And if there is a proposal or may resolution na i-file sa convention that the president proposal to run for vice president, do you expect that someone or groups in the convention will oppose that in the convention na try to makbo bilang vice president? And ano po pwedeng mangaring mangyari sa PDP Laban convention na may malaking implikasyon sa 2022 election? I hope na merong tumayo doon at magsabi na huwag na natin patakbuhin si President Duterte as vice president, at siya pa naman ang pipili ng kanyang magiging kandidato for president, kasi mayroong personal motive ang ating president, at saka mayroong binabalak siguro na protektahan yung sarili niya, mga aligasyon doon sa International Criminal Court. Ako'y umaasa na mayroong PDP laban, kasi ang sabi naman sa amin noon, kayo mga taga-PDP, mga palaban daw kayo basta nasa katwiran. Sa tingin ko, pag mayroong resolusyon na ipapasa ng ganon, dapat mayroong tumayo. Ako, hindi na ako pwedeng tumayo doon, even if I am officially invited, kagaya ng doon sa Cebu, I was officially invited by Alcusi at saka si Matibag, yung Sec Gen, si Alcusi is the vice chairman, who by the way have been hindi lang yata suspended. Ang balita ko, they are expelled from PDP Laban. They will have to answer for themselves bakit sila na-expel. I am hoping that somebody should say na antay ka muna, wag muna natin pagbutuhan ito hanggat hindi naaayos ang PDP Laban. Kasi pag hindi maayos yan, mukhang apabor kay Alcusi ang magiging butuhan. Ibig sabihin, walang intelligent discussion. Kailangan ang pros and cons pag-aralan. Because remember, PDP Laban is bigger and much larger than our own selfish, personal, vested political ambitions. Mawawala kami in this world. Pero iniisip namin at inaasahan namin na ang PDP Laban nandyan palagi, kasi ibang-ibang partido ito. Magandang partido. Hindi ito yung traditional, hindi yung conventional. And we say that even if there are no elections, at saka ang purpose namin is not only to win elections, but more importantly, winning is only the means to an end, and the end is the doing and giving meaning to the lofty ideals and principles of PDP Laban. Mga magagaling na mga tao yung nagpundar ng PDP Laban, yun ay itinatag dahil they wanted to fight the rapacious and the brutal martial law of Marcos. Yun ang iniiwasan natin. I am hoping, siguro mong sabihin ko, nagdadasal na ako na mayroon namang tumayo doon at sabihin, can we listen to our conscience? Instead only of
listening to those who have selfish motives, especially those who want to hindi ko na siguro sasabihin ito, baka may masaktan, yung para lang sa pocket politics. I am hoping and praying that political parties should serve as vehicles, not of personal aggrandizement, but public instruments for development. Thank you very much, Mom. Maraming salamat po, Attorney Barbo. Siguro, Attorney Mike, para po sa inyong mensahe at siguro pwede niya rin sagutin itong dagdag na tanong. Hindi po pwede magpahiwatig ang mga institutions tulad ng IBP, collectively ang mga deans ng law schools na ngayon pa lang yung meron silang declaration na hindi dapat makbong presidente ang sa na vice president. What's your thought on this and also your message to the public? Thank you, Mong. Ang sagot ko, pwedeng-pwede. In fact, we should encourage them to do so. Hindi Hello, lang yung mga dean ng law schools. Hello, Gerald. Hindi lang yung mga... Can you hear me, Mo? Apo, narinig kita, Attorney Mike. Malinaw. So, my answer is, they can. And in fact, we should encourage them from doing it. So, hindi lang yung mga dean ng law schools. We should encourage all schools, all organizations to voice out their opinion on this matter, their determination on this constitutional question. So, ang request ko lang, sana wag malimitahan dun sa mga abogado lang ang nagsasalita. Sana yung mga non-lawyers, make your voices heard, please. Ang opinion nyo about this constitutional issue is very important. So siguro yun na rin ang last message ko, Mong, no? And I am very thankful for the organizers of this webinar because we have the platform to discuss and really deliberate extensively and properly about this constitutional issue. And dun sa mga nakinig ngayon, please voice out your own opinions, your own determinations about this very important constitutional matter. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Mike. Siguro para sa last part ng ating webinar, ibigay natin yung platform sa ating youth leader, si Heather. Baka meron siyang dagdag na mensahe, hindi lang sa kanyang mga kapwa kabataan, kundi sa mga kababayan natin nakikinig. Napakinggan natin yung iba't ibang punto. Ano ang pwede nating gawin bilang mamamayan at bilang kabataan? Heather? Wait na. Narinig naman ako. Okay. Okay, Heather. Narinig ka naman. Ayan. So like what I said kanina, or like how I said my speech, or how I started it actually, I do not fear who is seated as president right now. I do not fear Duterte. And I think I'd like to radiate as well that message to the youth and to the next generations after me. That we should not fear those who are in power because they are meant to serve the masses as true leaders. If they so call themselves true leaders. The masses should not fear their leaders, for they should be serving us, not us serving them. And I think I'd go back yung sa sinabi ko din kanina na, yun nga, by all means necessary, with all of these things happening and what our leaders, so-called leaders, have already showed us in the past 5 years, by all means necessary, we need to stop it. We will stop another Duterte presidency or vice presidency. Kailangan natin itigil to kasi it's evident enough that this so-called true leader is not serving us. He's serving other intentions, serving other people, but not the masses.
which is wrong. And we will resist his ascent again to power, whether through the court, kung kailangan sa korte, o hanggang sa, lang, sa mga lansangan, through the seats, whether through Congress, or through within our classrooms itself. Just like what was mentioned before, that we need to stop bigoting in like in private, or we need to stop dissenting as well in private. It is good that there is dissent in private, but at the same time, I think it's time that we brought our dissent to the streets. Because kung hindi na yon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino? So, lagi-lagi, makibaka, huwag matakot po, mga kasama. Okay, maraming salamat ulit, Heather. Again, inspiring words from our youth leader. Maraming salamat po sa ating mga kababayan nakinig dito sa webinar ng Movement Against Tyranny. Oh no, you don't. On the plan of President Duterte to run for Vice President. Malinaw po ang mga sinabi ng ating mga tagapagsalita. At tayo nagpapasalamat kay Attorney Calleja, kay Attorney Barbo, kay Attorney Yosinko, sa office ni Senator Leila De Lima sa inyong mensahe at malinaw na pagpapaliwanag kung bakit hindi dapat tumakbo as Vice President at bakit hindi siya pwedeng tumakbo as Vice President. Mamaya po, mapapakinggan natin ang Presidente sa kanyang Monday address. At habang nakikinig tayo mamaya sa kanya, maalala natin yung mga matapang na salita ng ating mga tagapagsalita ngayong hapon na ito. At maging inspirasyon sa atin na gumawa ng mga karampatang aksyon sa mga susunod na araw at linggo kung paano ba natin hahamunin itong tangka na hindi lang labagin ang konstitusyon, kundi isang banta sa ating hangari na ipaglaban ang ating demokrasya. Pagkatapos po ng webinar na ito, mayroong video kayong mapapanood at patuloy niyo po itong panoorin. Ito po ay mula sa office ni Senator Leila De Lima. Salamat po sa ating mga tagapagsalita at sa mga nakinig. Magandang hapon po. My God, I hate shoot drugs. Them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in a matter of 3 to 6 months. Now, there is 3 million, there's 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. Putang ina, patayin mo yan pagkatapos lumaban. Ngayon, kung ayaw mag lumaban, di palabanin mo. Sabay na sa droga. 3 to 6 months. I will stop drugs. Drugs will not end at the end of my term. My God, I hate shoot drugs. Shoot them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. Corruption, it will stop, 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 it will stop. 3 months to 6 months. I will concentrate fighting corruption. Kasi hanggang ngayon hindi humihina, lumalakas palalo. Graft is so embedded, it is endemic, and it is always a part of the territory of a transaction.
especially by government. I said, I will try to stop corruption. And still, I cannot succeed, even beyond matter. My God, I hate Shoot drugs. Them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. The moment I assume the presidency, contractualization will stop. No tolerance ako dito. Ito ang pangako ko sa tao, and I will do it. Hintuan na ninyo yan, bayaran ninyo ang tao sa tamang sweldo. Stop contractualization. My God, I hate Shoot drugs. Them dead 3 months to 6 months. I just simply love Xi Jinping. There will never be an instance where we will surrender our right over the Scarborough Shoal. I never, never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. Alam mo, panahon ng kampanya yon, hindi siguro sanay itong mga na style ko sa kampanya. Yung biro na yon, yung delabro, we call it bravado, yung bravado ko, well, pure campaign joke. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan.